Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito na po ang pobreng Kapampangan. Yan, meron na naman po akong ibabahaging usapin sa inyo. Pag-uusapan po natin itong booster shot. Available na po dito sa Saudi Arabia. Di ba? Napaka-importante po nito, lalong-lalo na sa mga, kung kayo ay mga OFW dito sa Saudi Arabia o nagbabaksyon man dyan sa Pilipinas. Listen with me. Kasi po yung topic natin na ito is about booster shot o yung third dose. Kasi ngayon po yung araw, yung breaking news, meron pong inanonsyo yung MO o yung Ministry of Health. Yung sinasabi ko dito, yung ano source natin dito, pinanggalingan nito yung Al Arabia sa English. At base doon sa balita na ito, guys, lahat ng individuals, of course, including po yung mga Saudi locals dito, at tayong mga residents, mga expat, mga OFW, of course, kapag lumipas na yung 3 months, di ba, after nyo na makatanggap ng pangalawang doses, kayo po ay eligible na para tumanggap ng booster shot or yung third dose vaccine na yan. Okay? Ako, ang pagkakaalam ko, 6 na buwan yan bago tayo mabaksin. Di ba? Yung kailangan muna lumipas yung 6 months para tayo maging eligible. Pero yun ay old news na yan. Kasi yung pinaka-latest ngayon, yan sina-anonsyo ng MO, kapag lumipas na yung 3 buwan, i-check ninyo yung sihati o yung tawakal na. Di ba? I'm sure, eligible na po yung lalabas dyan. Pwede na pa kayong magpa-vaccine, yung booster shot na yan. Kaya nga naman, eto, sa mga kababayan natin dyan, mga kaibigan na yun, ako rin, pinapanood ko po ito at inaalam sa YouTube, sa mga vlogger, at itong booster shot na ito. Di ba? Yung mga kaibigan natin na talagang gustong-gusto na rin magpa-booster shot dahil nga sa susunod na buwan, February, mandatory na po yan. Di ba? Kailangan magpaturok na tayo ng booster shot kasi bakit hindi tayo magpapaturok, di ba? Kasi nga at maapektuhan tayo lalo-lalo na sa trabaho natin. Ako, ayan, pumapasok ako araw-araw. Di ba? Pagpasok namin dyan sa kumpanya namin, meron pong mga security guard dyan. I-check nila yung mga tawakal na natin. Oh, kapag hindi ka kumpleto yung ano nyo, yung vaccine ninyo, paano ka makakapasok, diba? Apektado po talaga yan. Tandaan nyo po ito, yung petsa ng yun nga, booster shot, February 1, 2022, yun po yung simula na kailangan nyo ng yung magpa-booster shot, mandatory na po yan, diba? At of course, kung kayo ay mapapalitan na yung inyong health status, yung tawakal na, let's say mawala yung immune, alam naman natin na lilimitahin yung ating mga galaw. Di ba? Mas lalo pong tataas o higpit yung mga restriction sa mga ginagalawan natin. Yung mga ginagawa natin, yung trabaho natin. Halimbawa na lang, yung pagsakay natin sa mga public transportation, kagaya ng mga bus, diba? At yung mga magbabakasyon at sasakay sa eroplano, diba? Apektado po yan. At whatever pa. Pagpasok natin sa mga public and private establishment, kagaya ng mga yan, sa mga malls, sa mga supermarket, diba? Sa mga social economic activities, cultural. So, magiging balakid yan. Hindi kayo makakapag-enjoy yung mga okasyon, yung mga season
kung ano-ano mga okasyon yan kapag hindi kayo nakatanggap ng booster shot. At of course, at iisipin natin na napaka-importante po ito. Hindi po kayo makakapasok sa ating work kasi napaka-importante niyan. Talagang ini-implement yan. Di ba? Okay? So, sana guys, i-check nyo na po yung inyong tawakal na o yung sihate. Tingnan ninyo kung kayo ay eligible na at nagpa-appointment na po kayo hanggang maaga. Yung ano po, yung pagre-resto kagaya nung ginawa ninyo sa first dose, second dose, third dose yan, kaparehas po yan na makikita nyo kapag kinlik nyo yan na yung lalabas yan eligible at makikita ninyo yung kung saan kayo hospital pupunta, kung kailan, anong araw, oras, di ba? At yung may mga map dyan, kung hindi nyo alam yan, follow the instruction lang po. Di ba? Sa mga kababayan natin dyan na uuwi sa Pilipinas, before tayo na magbakasyon, guys, sana po ay makapag-take na tayo ng booster shot para hindi na tayo maabala, di ba? Sa ating pagbalik, tapos natin magbakasyon, okay? So, ito po, may paalala po, yung MO o yung Ministry of Health, ito yung mga nakaraang linggo, tayo po, kung magta-travel outside the Kingdom Saudi Arabia, as much as possible na iwasan po natin o hindi naman po napaka-importante. Very po unprecedented yung pagtaas ng case ng COVID around the world. Kapag sinabi natin ito na unprecedented, unknown, hindi pa po alam natin kung ano yung kakayahan na ng Omicron, yung variant na yan, yung virus na yan, yung bago. Even na yung mga doktor natin, yung mga health expert, di ba? Magkakaiba po yung mga paliwanag na yung mga sinasabi. So as much possible guys, talagang sundin natin kung ano yung mga instruction ng mga health authorities, mga doctors natin, kung saan bansa man tayo, naroon tayo. Okay? I hope guys na nabigyan kayo ng tamang update itong video na ito na sinasabi ko po sa inyo. Of course, kung kayo na gusto niyo yung malaman itong mga susunod na mga update, eh, manood lamang po kayo sa aking videos. Yung mga pinapalabas ko po sa inyo. At ako po nanonood po at kapag nalaman ko po, i-update ko po kayo para malaman ninyo itong mga kaganapan na dito sa Saudi Arabia. Ayan. Maraming maraming po salamat sa panonood at sa mga nag-subscribe sa akin. Nagpapasalamat po ako. Ngayon, ayan, 2022 na. Ayan, umaandar na po ang aking channel at ayan, nagpapasalamat po ako. At kahit na papaano sa chat, nag-i-enjoy po kayo. At sana itong topic na ito, ayan, ginagawa natin na informative at para meron po kayong matutunan at malaman. Lalo-lalo na, napaka-importante po dito sa Saudi Arabia yung meron tayong kaalaman para hindi po tayo nahuhuli, di ba? Dahil dito, alam niyo naman dito, napaka-stricto. Kapag ayan nga, kapag sinabi nilang mandatory yan, ini-implemented nila yan, talagang sinusunod nila yan, yung kanilang mga patakaran, kaya tayo po sumunod dito. Hindi po sila yung susunod sa atin. Sila, tayo ang susunod sa kanila. Di ba? Alam niyo naman po yan. So, yan, maraming maraming po salamat. At sana nasayang po kayo ngayon sa vlogs natin. At huwag niyo po kalilimutan, isubscribe ang aking YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button notification para updated po kayo lahat sa mga video na ina-upload natin. So, yan. God bless po. Happy New Year. Good luck na lang po sa inyo. At yan po, sa mga magpapabooster po dyan, yan, palakasin po natin ang immune system natin. Kumain po tayo ng mga masustay sa pagkain. Kumain po tayo ng gulay, prutas, at karne. At uminom po tayo ng gatas kasi kapag nagpa-booster shot po tayo, sabi nila, napaka-effective po nito. Matindi. Yung una, nagpa-booster shot tayo, second booster, at ito po, talagang lalagnatin po kayo. At siyempre, may sakit ng ulo at saka yung inject natin dito, ano po, makirot. Kaya kailangan
maging malusog po tayo at para kayanin natin itong booster na ito. Yan po, yan lang po ang payo ko. Yan, maraming salamat ulit. Enjoy watching. Pobreng Kapampangan ulit.